Gagag! This is Mommy Oni, your single mom. Intro, pasok! So ayun, today is a very special day. Lagi na lang special day. Dahil today ay ooperahan si Mommy Oni. Wow, bagong-bago! First time ko to, guys. Charot. At dahil dyan, kailangan kong paalam sa anak ko. Dahil sobrang mamimiss kita, anak. 2 days lang, tapos balik ka na sa akin, ha. Mga 2 days lang, ha. Inaasar ni Vince si, ano, si birthday. Kasi nade-depress to pag wala ako, eh. Hello, ma! I love you. I love you. Kiss ko ang heart mo. Kiss ko ang heart. I love you. Hindi kasi tayo pwede magsama, eh. Malapit natin ang birthday mo. Di siya pwedeng masyadong ano kasi syempre sa braso yon, baka mamaya di ba biglang... Sa braso, sa baba, at saka sa chan, kaya hindi ko siya pwedeng makasama kasi maharap sa akin si birthday. Ay, miss kita. Pagpunta na ako ngayon kay Doc Yapi. I love you. I love you, I love you. So, nandito na tayo mga best ko sa The Icon Clinic. At alam niyo naman na, nagawa ko na yung syempre at na-vlog ko na rin yun kung paano magpa-opera. Una, syempre yung mga labs mo. X-ray, dugo, wiwi. Hindi ko alam pa naman si Doc Yapi, pinadrug test ako. May drug test yung ano? Alam niyo ba yun? May drug test? Sabi ko, look. Baka yung isa yung adik at magpa-opera, kaya siguro baka adik si Tony. May drug test ako. Tapos, syempre, swab. So, nakompleto ko na yan. At ito, ito yung pinakamahirap talaga na gagawin pa magpapa-opera. Ang dami mong susulatang papel. Kabisado ko na yung pangalan ko. Mas matindi pa to sa module. Ito yung pinakamahirap na gagawin. Ang dami nito. Sabihin siya. So, yan. Nabibang ako na lahat. Nasulat ako na lahat. Sabi ko kasi ito lang yung pinakamahirap sa lahat. Ganun nung nakalagay dito. Under status ko. Single mom. Single mom. So yung mga besi ko again, hindi ko na na-vlog yung dati. Kasi na-vlog ko naman na dati kung ano yung dapat gawin. Magpa-lab ka, kung ano yung mga request. Tapos after nun, pag okay naman, syempre magpapaswab ka. Tapos after nun, wala na, okay na. Punta ka na dito. Pag okay na lahat, then punta ka dito. Kailangan syempre, kailangan ng pahinga. Hindi ka parang mag-yosin, tsaka mag-inom. Tsaka pag ganito yung hinahabaan, lagi ako excited. Laging ganun. So yun, excited na ako. So, yun mga besi ko. Ayan, all set na si Mommy Oni. At, yes. Ayan, nakaligo na ako. Pero hindi ko na dinama yung buko kasi kakaligo ko lang din bago pumunta dito. At, naligo ko yung, ano matawag dun? Yung parang betadine na sabon. Ganon. So, dito na ako sa operating room. Ayan yung 1, ay ito yung 2. Papasok tayo ngayon sa operating room. Kung saan ako operahan. Yes, sir, yes. Diyan po ako operahan. Ewan ko kung bakit, pero lagi ako dito inoperahan, di sa kabila, lagi dito. Minsan waiting ako doon, pero madalas dito. At yun, nakaready na siya. Naantay ko na lang, naswerohan ako, at nag-ready na sila Doc Yapi. So yes, nakaligo na ako, check. Wala na lahat ng alahas si Mami Oni. Check, at yan, wala akong fake nails kasi bawal yan eh. Or any manicure, pedicure, bawal po yun. So yung mga besi ko, sa lahat ng mga natatanong, yes, ito po yung page ng The Icon Clinic, Instagram nila Doc Yapi, nila Miss Vina. Diyan po kayo pwede magtanong sa mga tanong niyo. Hindi po sa akin kasi hindi po ako ang may-ari ng The Icon Clinic. Ang dami nagtatanong sa akin. Oh my gosh! Yan, sila po tanongin niyo. At yun, sa lahat ng mga mag-i-inquire, madalas kapag live po, kailangan mo po talagang ipacheck ang katawan mo kay Doc Yapi. So, ma-assess niya kung ano dapat gawin. Kaya, huwag po kayong mahihiya na ipacheck kung gusto niyo pa magpa-keme ng ilong. Huwag kayong mahiya magpa-check ng dibdib o kaya ng tiyan nyo, ng katawan nyo, kung anong gusto nyo ipagawa. Huwag kayong mahiya dahil ang dami na pong nakita ang katawan ni Doc Yapi sa mundong to at very professional po siya dahil siya ang the best. Yes, I am claiming it. Siya ang the best na doctor na mapapagawa natin ng mga retoke. Kasi para sa akin talaga, sa dami ng na-refer ko dito na nagpagawa, katawan, suso, ilong, mukha. Talagang hindi sila nagsisi. Kaya talagang malakas ang loob ko na sabihin, is The Icon Clinic is the best clinic sa buong mundo. Si Doc Yapi ang pinakamalupit, maangas, at sobrang magiging komportable ka na magiging doktor mo at pinakamagaling sa buong universe. Universe na yun! Ganun katindi yun, mga besi ko! Napapalina naman ako kasi mag-isa na naman ako dito.
Habang nagpe-prepare sila, habang ako sobrang excited. Sobrang excited na naman ako magpa-opera, magpa-opera. So yun lang, ganito ako pag-o-opera na ako. Palagi akong masaya, palagi akong excited. Kahit si Tyrone yung mami. Ano ba yan, hindi na naman kita makakasama ng medyo matagal. Siyempre hindi ko siya makakasama today at saka tomorrow. At sa totoo lang, alam mo madalas sa mga tatanong sa akin, laging sasabihin, paano yan? Natatakot kasi ako magpa-opera. Baka mamaya bukas din ako magising. O kaya ganito, o kaya ganyan. Walang ganon. Huwag kayo na masyado mag-overthink. Relax lang, enjoy nyo lang. Kung meron kang insecurity sa katawan o sa mukha, gawin mo lang. Walang makakapigil sa'yo kung ano yung gusto mo. Basta dun ka pupunta sa doktor at sa klinik na sigurado. Sigurado talaga may alam. Sigurado lisensyado. Sigurado the best. So yun siya. At wag, chill lang kayo. Walang ganon yung mga hindi na magigising, ganyan. Huwag natin siya ipasok sa utak natin. Safe naman. Kaya nga tayo may mga pa-lab test, na kung ano-ano, na kinukuha sa iyong ihi, dugo, x-ray, swab, para safe tayo sa operation. So, wala akong magawa. Ibadigod muna ako dito. Grabe, ikot ako ng ikot. Tinatry ko kalamay kung ano yung mga nakikita ko, pero wala akong maintindihan. Dahil alam niyo naman si Mami Oni ay high school graduate lamang. Ang tagal nila siya, excited na ako. So ayun, dahil ang tagal nila, umigyan ako dito sa kama. Hindi ko alam kung tawag sa bed na to, operating bed. At ayan, nakahiga na ako dito. At sobrang bored ako at inaantok na ako. At dahil gutom na rin ako, dahil alam niya naman, pag mag-o-opera ay kailangan mag-fasting ka. So ibig sabihin hindi ka kakain ng ilang oras. So gutom na ako. Wala pa din sila Doc Yapi, wala pang ibang tao dito. At ako, chill lang ako dito. Nakahiga na agad ako dito. Oh my gosh, I'm so antok. So narinig ko na si Doc Yapi, napapasok ko siya dito. Abangan natin. Ayan na rin ko na. Wala na ko yung pwede. So ayan, nandito na ako at nagawa na to. Tapos yung likod ko, na-drawingan na din Doc Yapi at yun, sasweruhan na ako. Pero yun, hi muna kayo guys. Ayan. And sila po yung mga... Pakilala naman kayo. Nahiya sila eh. So ayan, mag-o-operasyon na. Ayan. And bye! Ayan, so nakagising ko lang. Dito sa operating room. Ay, hindi na pala ako sa operating room. Sa recovery room. Ayan. Tawin na ako. Let's go. Ayan. So, today is my first day. Ayan. Okay naman siya. Parang ganun lang ako mag-shelter pag-ilid. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Nag-aalaga sa akin. Si Tupins at saka si Aviona. Nag-start na siya magpasa. Ayan o. Mukha lang siya masakit. Pero hindi naman siya masakit. So, ang ginawa sa akin, Doc Yapi, alam niyo na, pinaalis ko nga yung taba ko dito sa ilalim. Kasi, pag na-diet kasi ako, madadama yung dito ko. Which is, yung dati ko itsura, ito kasi yun. Ayan, ayoko nung parang ganun ako. So, gusto ko mag-stay yung mataba yung pisngi ko, pero walang fats dito sa ilalim. Tapos, ang ginawa din sa akin, Doc Yapi, is yung likod ko. Yung likod, yun may taba ako sa likod. Yun lang siya. First day ko, okay naman. Hindi ko alam kung pwede maligo, pero so maligo, alisin ko to ngayon. Patulong ako, Vicente. So, ulit siyang makita kasi hindi ko pa nakikita. Ayan, nakaganoon siya. Masakit ha? Ha? Baka masakit yan? Hindi naman. Siguro. Lumipit siya. Sakit? Hindi naman. Okay lang. Ikaw na magtanggal, mas kapa mo yung force. So, ulit makita eh. Mm-hmm. Hindi kasi ako na nag-aano sa mga... Eh, wala siyang pasa. Dito yung pasa niya? Mm-hmm. Sa ilalim. Ilalim mo. Kasi yun yung parang naiipit. Ito, first time ko rin ito nakita. Gusto ko kasing maligo. Medyo hassle lang sa pagtanggal.
Sige mo, okay, nagganyan may malbasa. Alam, wala na agad ako. Matanggal agad na. Mabilis. Medyo maliit lang pala yung, ano, yung butas. Naitahe. Oh, saan? Ayan dyan yung butas niya. Palita ko. Yun. Yun siya. Tapos, syempre, pag naman ako, medyo meron siya kasi namamaga pa eh. Yes, sir. Sobrang namamaga. Hindi ko alam kung kailan yung pinaka makikita agad yung effect. Pero ewan ko ba dito nagpasa? Kasi nakaganon kayo, di ba? Okay. Nakaganon dito. Eh, hindi ako nurse, ewan ko baka ganon. Pero yun siya mga basic ko. Then maliligo na ako. Let's go. Next morning. Yan, today naman mga basic ko. Today is my second day. At yun, tinanggal ko na to. Kasi maglalagay na ulit ako ng ganun. Pinapanda ko talaga siya everyday. Very wrong ako kahapon kasi yung ginawa ko, naligo ako, which is mali. Dahil bawal pala ako maligo kaagad. Tapos check up ko today kaso hindi kami nagising lahat ng maaga. Hindi namin nabasa na dapat morning, nandun na kami. So yung medyo nakita niyo, medyo hirap ako magsalita. Tapos ito, suot ko to. Napanood niyo to sa vlog ko na to. Yan yun, na sinusuot talaga to. Tapos yung likod ko, naasikaso na nila. Aviona at saka ni Tito Vince. Yan, naasikaso na nila. So, nung una nilalagay namin dyan napkin kasi baka madugo, tumulo, ganun. Pero wala naman. Pantilayan na lang. Ngayon, ayusin na namin to. Ganito siya linisin. Patapos Tito na. Vince ang naglilinis ng ano ko. Tahi. Ito yung tahi, oh. Oo, alam ko. Una, distilled water muna siya. Tapos lalagyan ng ointment. Tapos lalagyan na ng gasa. So, yun. Tapos, ointment. Kailangan kasi malinis yung tubig. So again, very wrong yung ginawa ko na naligo kahapon. Hindi pala pwede. Sabi sa akin sa ayon, binig mali. Kailangan punas-punas lang. So ngayon, nagilamos ako. Nag-wash ako ng kilikili, ng pek-pek, at saka ng puwet. Itong suit na doon, taga na to sa akin eh. Kada life ko, ito yung ginagamit ko. Ointment na ba yan? Ito pala. Okay na. Tapos maglalagay tayo ng gasa. Medyo hirap kasi akong lumingon-lingon, kaya gano'n. Lalagay tayo ng gasa. Ang ginagawa ko, dapat talaga meron pang isa dito, tapos meron pang isang mahaba. Pero nakita ko kanina, wala naman siyang tuko. So, pinapahaba ko na lang siya ng ganito. Yan, ganyan. Tapos, side pa ganito. Then, micro pour or, hindi ko alam tawag sa isa. Ang ganda ng gantong klaseng scotch tape. Kasi, madikit. Madikit na, tapos madali siyang punitin, hindi kailangan ng gunting. Tapos, kakawin natin ulit yung keme. Paano ba ulit ito? Si Vince nagkabit sa akin ito kahapon eh. Okay. Sa taas, kailangan mahigpit siya. Tapos, sa likod. Pag ano, tarantayin niya pa, kulang pa ba sa sikip? Oo, kulang pa siya sa sikip. Yung likod ko ba? Yan. So, perfect. So, yun siya mga basic ko. Para akong lagi naka-bellow. Yan. So, binili ko to sa The Icon Clinic. Hindi talaga siya kasama. So, yun lang. Today is my second day at mag-mall kami. Siyempre, ano na yun eh? Parang ano na yun, panatak na yun. O, kasi bawal mo stress. Saka parang hindi ako mainip. Mag-mall kami na naka-wheelchair ako. Bye! So, ayun, second day ko pa din. Dito ako sa mall para bawal stress. At ayun, bumilirot ako ng TV. Yes, bumilirot ako ng TV para mawala ang stress ko. Kasi isang TV ka na sa Toro House. Kaya ayun. Di ba, be? So, today is my third day of recovery from liposuction ng baba at ng likod. At ngayon, paakit kami sa Icon Clinic. Kaya kasapa ko pa rin si Tito Vince at saka si Be. Be, hi ka naman, Be. Hello, hello, hi. Be, ang daan. Dito rin. Ayan si Be. Ang daan. So, naka-wheelchair ako at di naman kailangan. Para grand entrance, di ba? Na kami sa Icon Clinic. Hey. So, ayun, nandito na ako sa unit ng mga basic ko.
Dito na po kami sa condo. Kasama ko again si Tito Vince and Aviona. Mas maayos na ako magsalita. Pero yun nga, hindi ko masyadong binavlog lahat ng pangyayari doon kanina sa Icon Clinic. Pero nalaman ko na kailangan pala higpitan ko to para hindi siya maglaylay. At saka ganun siya. Yun. Kasi nga nilay po. Napansin din ni Doc Yabby na parang yun yung sinabi ko nung isang araw. Parang iwi ako magsalita. Parang ito lang yung gumagana. Ganun. So ngayon, pinapapili ako ng vitamin B complex. Ayan. Yan yung nireseta sa akin. Good for 1 month. Yes. Kasi ang sabi sa akin, very normal lang na parang mas active yung dito or kasi dito. Hindi ko alam po kung ano yung tamang pag-explain ni Doc Yabby. Pero kasi pag nilay po ka dito, syempre may mga nerves. Pero babalik din naman din sa normal. So, kailangan ng B-complex para sa dugo. Sabi siya kung plano nyo magpatanggal din ng fats dito sa may bandang baba nyo, normal na mangyayari to na po pwedeng huwi ka magsalita na ito. Hindi ko alam kung dahil ba ito yung nakaganan siya o dahil ito yung hindi gumagana. Kasi syempre may nerves na tinamaan at yung blood flow, syempre yung naapektuhan. Pero, babalik din siya sa normal at normal lang din na nagkakaganito. So, yun. Again, today is my third day at mas okay ako ngayon. Nalinis na rin yung sugat ko kanina sa likod at saka yung tahi ko. So, ito yung ginagamit ko ulit na suit. At, ayun siya. Yung likod ko nga ay nilay po din. Yung likod ko kasi sobrang mataba na siya. Ay, hindi na napkin. Po pwede na daw na. Gasa lang. Kasi wala naman siya masyadong dugo or wala. Wala naman kahit na ano. Tapos, pwede na daw band-aid once na naalis na yung ano. Okay. Yung tahi. Tsaka yung kasama ko pa rin si Bea at saka si Tito Vince. Hello guys. Mapakasal lang. Kaya sabi mo? After daw nito, pag okay na, sasagutin niya na. Hindi mo ito yung ayaw maligo sa akin dahil mo alam. So today is my fourth day. Di ba fourth day ko na? Yes. Yes, fourth day ko na po. At kasama ko rin si Tito Vince. At ang kapatid ko, asan si Tatan? Ay, napumili niya ng damit. Di ba mo kasi pumili niya? Sabi ko, pumili siya na gusto niya ng damit. Kahit anong gusto niya, ayun na. Ayan. Mag-check pa na iba, mga pangitaas mo kapatid. Ayun, tanti ba yung sinabi ko maganda yun sa'yo? Yun, at ngayon nag-iikot-ikot kami sa mall kasi nga, na-board ako sa bahay. Para pampabilis ng oras ng healing, kailangan chill lang ako. Hindi ko naman kailangan talaga masyado mag-wheelchair, pero pag ganito, kailangan ko kasi bawal ako mapagod. So, today, 4 days ni Mami Oni, okay lang naman ako. Medyo ngiwi pa ako magsalita. So, yun siya, di pa ako naliligo. So, ito sa birthday ko, Best escalator experience ever. Ayaw na po kami ganito. Kami ng guard. Kasi bawal din yung ginawa namin sa escalator. Bawal pala yun. Kasi pwede makadiskrasya. Kaya pwede na ako mag-elevator. Natamad lang kasi ako. Natamad ko kami mag-elevator. So, mali pa rin yun. Mali, sorry. Huwag pong gagayahin. Okay, huwag nang gagayahin yan, guys. So, today, mga besi ko, is my 5th day. Actually, gabi na po. At wala nang araw. May 5th night. At yun, nakita ko to sa marketplace. Parang ang tawag sa kanya is slimming V-shaped face bandage fixer. Ganun. At yes, meron po silang shop sa Shopee. Yes, thank you so much. RZCH, yan po ang shop nila sa Shopee. Thank you so much po. Yan. Sobrang mura lang. Buti na lang nakita ko to. Kasi yung isa kong ganito, parang pagod na siya. Yung pang surgical, ito rin nakalabas yung tenga ko. Ito kasi talaga yung isa. Yung talagang ginamit ko nung una at nakita nyo ito ng 4 na araw, kanina lang, di ba? Ayan siya. May pa dito sa ulo, may pa dito sa likod. So, same as ganito, na pang V-shape na pang correction talaga sa face. So, very effective siya at sobrang okay. At yun, mga besi ko, sa 5 days na nagre-recover ako, nakita nyo naman, mas okay na ako ngayon, mas okay na ako magsalita, kahit medyo ganun pa siya. Again, kailangan lang natin mag-B-complex dahil syempre may tama ng konting nerve at may konting side effect siya dahil nga, syempre tinamaan to. So, may konting problem ng pagsalita ko dito. Yun, babalik at babalik siya. Sinure naman yun ni Doc Yabby at sinabi din sa kanya ibang doctor. So, talagang babalik kung paano ka magsalita ng normal. So, again, 5th day ko, wala kayong masyadong makikita na parang
update kung ano ba talaga yung dapat o hindi. Kasi sobrang natural lang naman ng kung anong dapat gawin. Suot ko pa rin tong suit na to at nakita yun to sa ibang vlogs ko. Ito yun. Naginupit ko yan dati dahil pang BBL talaga to. Which is Brazilian butt lift. Nakasama dapat sa paa. Yung damit, isang buo siya. Pero ginupit ko siya dahil nilagay ko din po yung likod ko. At hindi ko lang parang mapakita dito. Kasi nga, baka ma-report na naman tayo ng mga na. Kaya ayun, mga beses ko, ito lang. Mapakita ko sa inyo, sa 50 ko, eto na siya, sobrang okay na. Parang, di ko na kailangan umabot pa ng 7 days na post-op update sa inyo. Lahat ng vlog ko ay kung ano lang ginagawa ko para ma-feel nyo na okay lang naman. Normal lang naman, hindi naman ganun kasakit. At sobrang normal lang. Walang masyado. So ngayon, pakita natin mga beses ko. Namamaga pa siya ng sobra, pero ang laki na kagad ng effect niya. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, tumalo kayo ng 3 beses. Ayan, nakatalo na ba kayo? So ayan siya mga beses ko, pakita na natin ang... Oh, nag-aabang ka din, Mikay. May nag-aabang din sa gilid ko. Papakita ko na po ang face ko nang walang ganito. Again, namamaga pa to, pero ang laki na agad ng difference mula sa mukha ko nung nakaraan. At sobrang okay naman si Mami Oni, pero syempre kailangan pala ipahinga. So ito siya. Oh, di ba? May something. Ayan siya, ang di ba? Ang lit agad ng inanang face ko. Parang hindi na namamaga pa yan. So, pa nag-vlog ako, kahit anong ganun ko, wala na siyang masyadong taba dito talaga. Ayun, ang laki na po agad ng iniba niya. Kahit medyo may pasa, mukha lang yung masakit, pero carry naman. O, ayan. Ayun, o, kahit gumanun ako, wala na akong masyadong taba. Kasi pamamaga na lang yun, gumaganon. At sa harap, at sa gilid. Yan. Ganyan ang mga iyalat sa mga tao, ipapakulong po. Sa harap, hawak ang ganon. Ang ganon. Yes, again, thank you so much, Doki Happy, the Icon Clinic Facebook page, Doki Happy Instagram page. Thank you so much. Sa pang 5th day ko, parang normal na ang lahat. Pero sabi nga nila, kailangan pa rin ipahinga. 2 weeks akong dapat nakaganito, pero baka habaan ko pa yung panahon. Kasi kailangan talaga, pinupush siya ng paganito para hindi malilay yung skin. Kasi nawalan siya ng taba sa gitna. Again, namamagapat ng mga besi ko. O diba, lumait na yung face ko. Wala akong makeup, wala akong ayos, kahit na ano. So yun siya, thank you so much. Sobrang saya ko po, Doki Happy. Sa naging result ko, sobrang bilis, instant talaga. Again, hindi ko dinaan sa diet. Ayoko pong mawala yung taba ko dito. Kasi yung dati kong face masyadong ganun. So ayoko po yun. Gusto ko may taba. Bayad ako dito at mawala lang yung taba ko dito. At mostly, syempre, tumatanda po tayo kahit konti. Kaya ang excited natin, nagkakaroon tayo ng fats dito, tataba, papayat. So gusto ko siyang mawala. So yun, ayoko talaga lahat yung mga laylay. Yan, yung mga laylay na ganyan. Inaalis yung mga laylay na ganyan. So yun, kwesti ko. Sana na-enjoy itong vlog ko na to. Sa journey ni Mami Oni ng Operation Again. Operation 101 with Doc Yappy again. Pag kay Doc Yappy, happy ka. Yes, thank you so much. At i-upload ko soon kung ano ang ginawa ko sa pang 5th day ni Mami Oni. Bye! Like and subscribe!